an advantage yung parehas na teams. Magistar and Sensui, very good in securing yung kanila, yung mabilisan na jungle creeps, especially na hawak nila yung Season Hunter, just like what we would expect from so many junglers. The only thing na kailangan nating masaksihan dito is yung matchup ng XP lane. Kasi, of course, sa una, walang masyadong mangyayari dyan, pero it's gonna be starting in like the first level 4 na makakuha ng spike. Kasi, it's either mas bibilis yung rotation na gagawin ni Edward, lalo na naka-quantum charge siya, or will it be the Terizla that will be making the necessary play, lalo na he's holding the Brave Smite right now. So he's gonna be sustaining the fights a little bit longer. Meanwhile, ang gagawin ni Edward ay talagang yung mabilisan na suntok lang. Try to set up first teammates as much as possible. Mukha ngang yun ang gusto niya agad eh. Kasi sobrang taas na agad ng nakat dito na lane ni Edward. So hindi naman tayo magugulat kung makakasama siya ng maaga. Pero medyo napok na lang sobra dito ang dalawang mid ng Black International. But there comes Edward. Mukhang maghanap ko siya ng mga pwedeng suntokin at gigyan this early into the game. Retry ginamit na rin ni Sensui. Pero makakalakad naman papalayo sina Sunset Lover. Ito na yung sinasabi mo, Hans, na Paquito, specifically Edward, has the luxury of rotating early with his Paquito. Nakaka-excite dahil makikita ulit natin ang Edward Balboa this game. So far, Blacklist is controlling the pace. Nauuna sila. Yeah. Sa mga kahit anong rotation na gusto nila gawin, pero in 15 seconds will be the true test. Sino ang makakaunang makakuha ng unang turtle? Pero inaanap muna nila kayo si Kid Bomba, hindi na pwede makasama siya. Denying the immediate level 4 para dito, pero mukhang makakuha naman ng parehong XP laners natin yon. Kaso ngayon, magkakasayawan na talaga tayo. Nauuna ngayon ang dalawang junglers. Pero si Edward, kasama naman doon si Yue, ayaw talaga nilang makasama ang XP laner ng Deus Vault dito sa Lord Take na to. Sensui with the pull, Magistar, Rene J. Zone potential is high. Ayaw nila palapitan. And Edward with a wombo combo! Pinagtutulak palayo, pero nandiyan na rin naman yung kanyang kasama. Pero pa tayo makikita na implosion. Kaya naman din nila sa ibang mga nandoon pa. Kinakailangan mo na mag-flicker ng Blacklist International dahil binahabol na rin sila ng Rene J. And Rene J seems like the target, pero he will make it out alive. Yue ngayon, may double dash pa namang natitira at makakapasok at balik sa ilalim ng tore nila. Oh, they're going for it. Ulit, Yue! 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 Si Sao on this Angela! You don't do that to Yue! Napakaraming inang pangalan yan, kaya kailangan mo mag-iingat! Bawal yan, Dong! Bawal yan, Dong! At this point in time, alam mo na kagad dapat na you don't do that to Yue. Yung mga ganong klase ng overextensions ay kailangan mong iwasan. Because at this point in time, ang ganda ng ginawa ng Blacklist International doon. Una, hindi nakarating ng level 4 itong si Kid Bomba. Yep. Pangalawa, everybody else was zoning out the rest of the members of Deus Vault. Sa pangatlo, now outplay nila yung iba sa mga members because they were using the flickers at like the perfect time para makatakas. And they're still here! Sinetapan! Dinala kay Sensui. Aabot pa nga ba dahil may heart guard naman na pansagot. Nandyan na rin si Magistar at sina Yue. Kinakailangan mo na umuyas pansamantala. Meron pa pang torn apart memory na gamit na kanina. Sensui magda-dash out na pansamantala din muna. Pero si Yue na naman ang tinatarget at hinahabol. Torn apart memory na ikasa at nabawian ng Deus Vault si Yue mula dun sa nangyari kanina. Okay, kasi tatlo kayo ngayong tumapat kay Yue. Wala sa torre. Sige, maiisahan nyo. That's a good rotation for Deus Vault na kahit nakasetup ang Blacklist doon. E nagagampanan pa rin naman nila yung role nila, which is to get a kill. At sakto, napunta pa kay Garby. So may expect natin mas magiging aggressive muna ang gold laner ng Deus Vault. Yep. Kumpera sa Blacklist. Yup, you also have to take note though. Kakakuha lang ni Garby and Oheb ng kanilang mga first items with the Blade of Heptasis and the Hash Cross as well. Traditional first items na may expect mo, pero sasama rin naman! Ayun na naman si Edward Balboa! Nakakuha agad ng isang pick-off kontra sa Deus Vault bago pa tayo makakita ng isa pang turtle. At sinisiguro na naman ng Blacklist International na pag-objective, kompletong-kompleto sila! Kompleto nga sila ngayon, pati si Rene J na naman! Implosion na naman, pero may nether realm si Sunset Lover, kaso mukhang makakancel out agad. Pumasok na rin si Kid Bomba using that penalty zone, and Rene J will go down, pero tamang free hit lang, at naiwasan ni Kid Bomba yung Abrasers Run! Edward, Edward! Okay, Edward, naghahanap pa naman ng pagkuhain. Sunset Lover, kanya mapapatumba. Ay! Garby! Pero minion yata ang tinamaan! May iwasan patuloy ng members ng Blacklist International at si Oheb nandito na rin, nakikisama! Munti ka na dahil sa minion na kas yung stun na gusto sana gawin ni Garby. The flicker was also expended.
Hans, gaano ka crucial yung nangyari doon? Oh man, that was so close. At some point in time, lalabang na sana dapat lalo yung kupunan ng Deus Vault. It was so close! Pero hindi pa rin sila umabot kasi nagkamali ng proc yung sandal. Yung second skill ng Brody na dapat sana ay kay Yue tatama. But yep, still, it was enough for it to stay para manatili yung kalamangan sa Blacklist International just because they were able to get a lot more kills in the process. But the thing is, nawala yung purple buff ni Sensui. Nakuha ni Magister yun with the help of an extra retribution na kinumit niya kanina. So Blacklist International, they're gonna go back to basics. Kuha muna tayo ng Tori hanggang maaari. Rene J making sure na ang kopunan ng Blacklist International can freely roam, can freely push with the zones na pinapakita niya ngayon. And now, to extend the lead, Blacklist is looking to get that turtle. Pero parang haharangan ata ngayon ng Deus Vault. Both XP laners, handa na makipagbardagulan doon sa turtle pit at pinapangunahan na nga ngayon ni Sensui, Edward Balboa, onto the backline. Mukhang turtle pa lang. Pag-aala, Lord Dance na naman tayo ulit ngayon. Yep, but you're gonna have to take note na medyo malayo itong si Oheb. So, dinedelay ng kupunan ng Blacklist International yung pwesto nila. Deus Vault is taking advantage of it, kaya medyo pinapalibutan nila itong until Oheb arrives. And now that he's in the scene, kita na siya sa mid lane, they're gonna make their way straight into it. Try to fight a little bit more aggressively, lalo na it's Rene J leading the charge. Edward, ayaw talaga palapitin doon si Kid Bomba for the initial set na pwede gawin ng isang Terizla. Heart guard naman ready na kay Magister. Since siya talaga ang pupuruan, they wanna take the turtle away. Yue, Rene J zoning for Blacklist. 4,000 HP for this turtle. Makakung nakatago siya ngayon! Uy! Mukha si Magister pa ang makakakuha. Kaya naman mag-out ang Blacklist International. But it seems like Edward might just be the target. Kahatak papabalik. At mukhang siya na nga ay papatumbahin ni Kid Bomba. That's one member down for Blacklist International. At napunta sa Deus Vault yung turtle na inaabangan natin kanina. Dito natin nakilala ang Deus Vault na any given moment, pwede sila makabawi, pero Rene J wants again! Netherrealm! Umabot naman doon kay Carvey, makakaligtas pa. Napilitan na rin si Sensui na gamitin yung kanya, pero nasa ilalim pa ng Tore, makaka-flicker out din naman. Kamuntikan ang parehong kupunan, pero grabe yung nakikita nating salbahan. Hans, nakikita natin na yung sustain ng Deus Vault, medyo nahihirapan, tapatan ng Blacklist International yun. Pero when it comes to the late game ba, enough ba yung magiging sustain ng Deus Vault? Yeah, I mean, it will be enough, lalo na nasa kanila yung Valentina, and they also have the lead pagdating sa rotations na ginagawa yung pagkat ng mga minion waves dahil sa existence nitong si Edward. Kitang-kita naman natin in terms of items na Edward already securing an offensive and a defensive item, kaya medyo may leeway na siya to go for the extra pushes, to play a little bit more aggressive, lalo na yung dominance eyes is really gonna help him upon, you know, contesting itong si Carvey na ngayon ay 1-0-0. If there's something that we know about Carvey or hindi alam ng nakakaramihan, pag si Carvey kasi nakakuha ng scaling na maganda, it's really starting to become a problem. So kailangan man neutralize siya as much as possible, which is by Blacklist International did a very, very good job in trying to isolate him. Napipilitan si Carvey na magpunta sa taas. Sinabi to ni Trexcast na 8 to 9 minute mark lalakas ang Blacklist at nararamdaman na natin to. Yeah. Checklist-wise, Oheb hindi napupuruhan ngayon. Sinanibad ngayon si Kid Bomba with a heart guard. Nandoon din si Magister sa likod. Rene J! Oheb, pero may implosion na magkagamit and Oheb is down. Ngayon medyo nagkahiwalay ang ating mga players mula sa side ng Blacklist International. UN Sensui will try to make it out alive, but it seems like Rene J will be the exchange. Tinatry naman niya makadash out pero hahatakin talaga siya pabalik. At yun ang makukuha ng Deus Vault. Pinapatilim talaga ng Deus Vault ang mga pangarap ng Blacklist dahil the Dark Horses are extending this game na napupunta sa kanilang favor. Slowly, they're taking towers down. Edward Balboa, Kid Bomba once again with the penalty zone. Yun siguro ang nakikita natin na kapag ka etong si Edward ay nahanap ng Deus Vault at na-control, meron silang sapat na damage para i-punish agad etong si Edward Balboa. But it seems like Blacklist International, they too will go for a punish. Nakuha nila ang kill onto Kid Bomba at medyo masakit na rin ang mga bolang nagpupula kay Oheb. Yue pumasok dito, may taunt na makukuha. Carvey is down! Ready! And an implosion from the Hitman will take down Sawo as well as Sunset Lover is the next to fall. Hans, sa kanila na yung Lord, yun daw yung sinasabi ng Blacklist. Pero sa Blacklist, ang huling! Halakhak! Kunin nyo na yan! Kailangan nyo yan!
Naiintindihan naman namin at some point, but again, as of this moment, Blacklist, inyo kanina right before the start of this fight, yung turn nila, alam nila kung kailan sila tatiming at pupunta, i-set yung sights nila upon other objectives, upon other heroes. At nakita natin yun in that specific moment alone. Kasi it was the heart guard na dapat sana itutulungan itong si Carvey. But then again, the problem is, yung positioning niya, yung pwesto niya, it wasn't really the best kaya napuruhan ang ipasang members ng Daibu. Oops, Magistore dito. Merong heart guard kaya kayang tumapang ng kaunti. Pero ang Lord ay matutumbahin na agad ni Senzui using that Appraiser's Wrath for the last hit. At mukhang ang Deus Vault naman kahit papano, still with that Lord, they're trying to get some other objectives. Pero maging yun kasi pipigilan ulit ng Blacklist International. Nakikita natin ha, yung performance ni US so far, sobrang ganda. Kahit napupuruan siya with one death, talaga napapaikot niya yung laro. Bri, bilang mid laner, anong masasabi mo sa performance ni Yue with this Valentina na kahit dikit ang laban, nakikita mo, nag-shine pa rin siya? Sobrang nag-shine kasi nahahanap niya kung sino yung mga pwede niyang i-poke agad and hindi siya nagkukulang sa pag-timing nung Netherrealm niya. Parang each and every clash na nakikita or i-expect natin since by this point, ina-expect na ng parehong teams na to kung kailan talaga magkakaklash eh. Hindi talaga nawawalan ng Netherrealm ang Blacklist International. So meron sila nung isa pa na tipo na din ng insurance na kaya naman nakakamagmatapang din sila pero Magistore! Nakakalahati na! Masakit-sakit ang damage na nagmumula sa mga bola ni Oheb. At kinakailangan na yata yung respetuhin ngayon ng Deus Vault. Hindi mo basta-basta pwedeng lapitan ng Blacklist International kahit isa kang back siya. Paglalapit ka, make sure na ready kayo i-expend yung heart guard. At kita naman kay Sawo na handang-handa siya gawin yon. Pero with a major objective up for grabs, mamaya in 40 seconds, they cannot expend any more skills. Nung kahapon yung mga serye, nalaman natin ang Blacklist, napakagaling nila mag-bait out ng mga crucial skills, especially when the Lord is about to spawn. Ano masasabi mo sa pwedeng gawin ngayon ng Blacklist Hands? I mean, Blacklist International could just go and do what they always do. Like, mag-stay doon sa Lord Pit, try to force out a bunch more ultimates at yung mga maliliit na bagay na nakita natin kanina in terms of Senzui getting or stealing yung purple retribute or purple buff na dapat sana ay mapupunta kay Magistore. Plus, dinagdagan pa nila yon kasi nakakuha sila ng Tore. So that's more access for them. And ito yung extrang advantage. The Edward Factor. Kung merong Dark Magic kasi Dark Horse ang Deus Vault, pwede mong tawaging Black Magic kasi Blacklist International naman to at some point. And kita mo ngayon that the Black Magic is really happening kasi si Renny Jing na-anticipate niya lahat. Speaking of talaga, pinakita agad dito ni Edward kung paano tayo magpo-force ng isang crucial skill which is the Heart Guard mula rito kay Sawo ng Deus Vault. Kaya todo zoning na naman ang nakikita natin from the members of Blacklist International. Paunti-unting pokes, nagmumula rin kay Yue. They are going to reset that Lord at talagang magsasayawan na naman tayo dito. Magsasayawan na nga tayo. Paulit-ulit sinasabi ni Ate Mo Chantel, magiging tikling ang performance ng dalawang koponan ngayon. Pero binaburst down ngayon kagad ng Blacklist International kasi si Magistore napakalayo. Edward, Senzui, Renny Jing with the zone at makukuha ng Blacklist ang unang Lord! Pasok na doon si Kid Bomba, may Netherrealm na pansagot naman. Pero napakagandang implosion. Three-man set up mula kay Renny Jing. Pero yung Netherrealm ni Sunset Lover ang medyo nahuli. Kaya naman mas maitaas sa parang niya mga kasama. Expired na! Pero Kid Bomba, siya naman ang mapapatumba. Dahil yung mga bola ay hindi na naiwasan at hinarapan niya lang ng sobra. That's one member down for both of these teams. Hans, clearly nanalo yung Blacklist International doon. Pero with this Lord, what does it mean for Deus Vault? That means more turrets, more territory, mas maraming real estate na makukuha dito. Ang Blacklist International, they could go for at least one inhibitor. Big help, lalo na kung titignan mo yung Deus Vault. They only have itong si Carvey as the damage dealer. They're protecting their glass cannon setup na kailangan talaga nila for them to defend, for them to continue to fight kasi andun yung main source ng damage. Magistore, even though hindi pa siya nawawala in this fight, hindi pa siya nagkakaroon ng death, he's also having a hard time trying to position himself kasi siya lagi yung zinozone out ng iba sa mga members ng Blacklist to go for those objectives, to even go for the Lord. Agree. Sinasabi din kasi ni Manjin na yung 4 protect 1 strategy, pag napupuruan yung 4 mo, mahihirapan yung 1 na ma-activate. And tama clearly, naman. Si Carvey, meron siyang damage, 1 death alone. Pero nahihirapan siya i-dish out dahil sa sustain na nakuha din naman ni Yue with the Netherrealm. And now the Lord is approaching the top lane. Lane management ng Blacklist ay nandyan at babagsak na nga ang taas.
Butas na ang base ng Deus Bolt and Blacklist seems to not stop from their aggression. Tutuloy nila hanggang kaya nila maging ang mid lane inhibitor turret yata ay hindi basta-basta papakawala ng Deus Bolt. Ayaw na nila na matatlo pa ng Blacklist International yung pwedeng kuhain doon na crucial inhibitor turrets. And doon mo makikita yung patience and discipline pa rin na nagmumula sa Blacklist International. Nahiwalay na naman, may ginawa si Edward dun sa bot at siniguro na Blacklist International na yung top with that level 2 lord na nasecure nila ay mapapasakamay nila. So, nagkakaroon na naman tayo ng blueprint para sa Blacklist International na sinusunod in this 15-minute game so far. Yup, not only that, dahil nakuha rin ni Yue yung purple buff. So, mas mabilis palalo yung pag-secure nila ng kanilang mga ultimates. It's faster cooldown, mas mabilis yung mana. Especially now that less than 35 seconds ay makikita na naman natin ang susunod na lord ng matchup. Deus Vault has both of the top and the bottom lane na kailangan nilang alalahanin. Yes, they would be able to take care of the bottom lane, pero yung top lane na kailangan nilang alalahanin kasi si Pakito, si Edward, napakabilis lang gumalaw niya. They shout some damage ko. Kailangan bangkohan ni Edward yon bago sila rumekta sa lord. Hindi ko nabilang kung ilan ang mga nag-split push Pakito na nakapagtapos ng game moments. Correct. Ang nakita natin sa Correct. Ating talambuhay. So, kailangan talagang ingatan yon ng Deus Vault for this particular Lord Dance. Dahil si Yue na naman ang in-charge sa pagpopoke at pagzozone kasama ni Rene J at of course ni Edward sa pag-angat ng lanes. So, this might just be a difficult chance for Deus Vault. Pero so long as nandiyan naman sila at kumpleto, hindi naman tayo magkakaproblema. Kaso, papaano mo kukumpletuhin ang iyong kupunan kung merong mga lanes na kinakailangan mong sagutin? Pero mamaya na raw sila sasagutin kasi si Kid Bomba pumasok na. Timing ng NetherRealm mula dito kay Yue. Pero si Rene J pumasok na rin. Napakaraming na setup na force na naman ang NetherRealm mula sa side ng Deus Vault. Pero si Kid Bomba naman si Ohem. Ay, mukhang makakadalawa na agad sila. It's a mega kill for Ohem. At hindi pa siya tapos. God of the hit niya. Para dito kay Garvey. Yue will take down Sawo. And it's only Sunset Lover remaining for the side of Deus Vault. Blacklist International with a turnaround play once again. Anong Lord, hindi namin kailangan yan at yung base sa gitna ay tutumba na. Tinansya lang nila lahat at si Edward Balboa, sinimulan na yung pagsusuntok sa base ng Deus Vault. It seems like this game is going to Blacklist International. Once again, the blueprint, the code of Blacklist reigned supreme over the momentum of Deus Vault for game.